Ayan, magandang-magandang hapon po muli sa inyong lahat. Narito po muli tayo sa programang Kwelahan, Kwentuhan, Kabataan na atin po sa inyo ng Kuya ng Bayan, si Kuya Sander. Ayan, magandang-magandang hapon po muli sa inyong lahat, mga ka-Elizalde Broadcasting. So, ito nga po ngayon ay narito po tayo sa programang ito na kung saan ang inaabangan every 3:30 p.m. po yan. Araw-araw, every Monday to Friday po yan. Kaya sa ating po mga manonood, huwag po natin kakalimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, Elizalde Broadcasting. And don't forget to follow the page, the Elizalde Broadcasting. Ayan. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nanonood at mga tumatangkilig po ng programang ito. Ang programa pong ito ay nais lang po namin magbigay ng pangangaral sa lahat po ng kabataan at sa mansulok ng mundo, sa mansulok ng ating bansa. Ganyan po tayo pamahan ng Elizalde Broadcasting. So sa ating pong lahat ngayon na nanonood po dyan, magandang-magandang hapon po. At kahapon nga lang ay talaga namang hanggang ngayon ay hindi pa rin karamihan matanggap ang pagkatalo ng ating pangbansang kamao na si Pacman Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao. Pero ganun pa man po, ay kailangan natin tanggapin na talaga naman sa buhay natin, minsan hindi lagi dapat tayo nananalo. Minsan talagang natatalo. Pero ganun pa man, kami pa rin po ay saludo dahil ginawa ng lahat ng ating pangbansang kamao na si Senador Manny Pacquiao ang kanyang laban para patunayan lamang na siya'y tunay na Pilipino. Kaya palakpakan naman po natin ang ating pambansang kamao. Ayan. So sa mga nanonood po sa atin, sa mga kinikilalang tahanan, i-share po natin yung live natin ito at sana po tangkilikin niyo po ang tunay na programa ng Pilipino. Ito po ang Elizalde Broadcasting na kung saan dito sa programang ito, lahat ng programa na meron po dito, ito po'y inaalay po namin sa inyo dahil lahat po na nangyayari dito o mga naririnig nyo ay katotohanan lamang at walang kasinungalingan ng lahat ng aming mga ibinabalita tungkol po dito sa amang sulok ng mundo. Ayan. Kaya palakpakan po natin ang Elizalde Broadcasting. So yun nga po, tinatalakay din naman ngayon at pinag-uusapan pa rin naman ang pagkatalo ni Senator Manny Pacquiao ay talaga namang karamihan na hindi nila matanggap ang pagkatalo nito dahil nga sa sitwasyon na ginawa naman din talaga lahat ng ating pambansang kamao ang kanyang magagawa para lang maipigay ang karangalan mo, hanggang doon lang talaga ang kanyang kinaya dahil sobrang laki rin talaga ng kanyang kalaban na si Ugas. Na Ugas ba yun? Ungas. Ayan, napakagaling din at napakagaling at napaka talaga namang napakaseryoso, di ba? Sa laban ng ito. So makikita po talaga natin na talaga namang ginawa rin niya yung magagawa niya para rin sa kanilang bansa. Pero ganun pa man, proud tayo sa ating pambansang kamao. Ayan. Sa mga nanonood po sa atin dyan, sa kanilang bahay, ayan, ay talaga namang sobrang kaming nagpapasalamat. Talaga naman kasi lahat ng sulok ng lugar ng Metro Manila, probinsya, kahit saan man, sarado. Walang lumalabas. Iba talaga si Manny Pacquiao. Talaga na. Ibang-iba ang ating senador. Talagang inabangan. Talagang sinulit talaga nila yung panonood nila. Hanggang sa kinanta yung lupang hinirang natin, hanggang sa matapos ang laban. Grabe, sobra. Ang linis ng kalye, panalong-panalo. Nakakatuwa. Pero ganun pa man, ay talaga naman, kailangan pala, dapat lagi may laban si Pacquiao eh, no? Kasi hindi lumalabas yung tao, nawawala ang COVID. Dapat kailangan pa dapat may laban ng Pilipinas. Kasi pag may laban ng Pilipinas, talaga yung mga tao, hindi lalabas, makapanood lang ng kailang sinusuportahan. Kaya, ang galing, nabawasan ng COVID. Ilan na ba ngayon ang ano natin, COVID ano natin ngayon? Maabot na siguro ng mga thousands, pero ngayon bumaba kasi dahil lahat ng tao nasa loob lang ng bahay kagabi, kahapon, di ba? Sana lagi lang may laban si Senador. At yun nga po, ang ating pag-uusapan po ngayon ay sa mga nangyayari po ngayon sa atin. Kumbaga, kailangan po talaga natin ngayon ay lawakan ang ating mga buhay dahil sa mga nangyayari po ngayon, hindi nga natin hawak ang buhay natin.
So, kailangan magkaroon tayo ng pusong dalisay na kung saan ay dapat tayo po palang mga nasa na nabubuhay sa mundong ito ay kailangan dapat manaig sa atin yung pagkakaroon ng pusong dalisay. Dahil nga sa nangyayari sa atin ngayon, lumalala yung pandemya, hindi natin alam kung kailan darating yung kalaban natin kasi ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Yung kalaban natin, hindi natin alam kung kailan dadapo at kung kailan pupunta sa atin. Pero dapat lagi tayong nakahanda sa anumang laban ng ating buhay. Dahil nga sabi nga sa kasabihan, kung ikaw ay nag-iingat sa iyong buhay, dapat hindi lang sarili mo ang iingatan mo, kundi pati ang lahat ng nakapalibot sa iyo. So, ibig sino ba yung mga nakapalibot sa iyo? Yun yung mga mahal mo sa buhay. So, bakit po ba natin ito tinatalakay ngayon? Kasi po, ibang-iba po kasi ngayon ang nangyayari sa atin. Ang nangyayari po ngayon kasi sa atin, mga bata na po ngayon ang tinitira ng virus. Na dati po yung nakaraang 2019, bago magsimula ang pandemic na ito, ang pandemic pong ito ay nagsimula sa mga senior citizen. Pero ngayon, bakit yung mga bata na ang tinatamaan? Ano nga ba talaga ang dahilan? Bakit ganito ang nangyayari sa mundo natin? Hindi matapos-tapos na pandemic. Hindi matapos-tapos na sakit. So, kailan kaya masusugpo at kailan matatapos ito? So, ito po ang pinakasolusyon natin lahat. Mga manonood po sa atin, sa mga nanonood po dyan, unang-unang kailangan po natin ngayon ay matiwala ka o maniwala ka sa Diyos na buhay. Bakit po kami nagbabalita ng ganito? Bakit natin sinasama ang Diyos? Dahil ang Diyos ang tanging sentro ng paggaling natin lahat. Isipin po natin na may mga bakuna nang dumarating sa atin. Pero yung mga bakuna na yon ay hindi pa rin po effective. Dahil pwede pa rin tayong dapuan ng virus. So, hindi natin alam, hindi wala tayong kakayahan. Kung ano ba talaga ang suko, pero bakawala ng paraan ng government para masusunod nito kung hindi pa rin sapat ang pagbabakuna. Dahil anytime, pwede ka pa rin mahawa. So, sa mga manonood po natin, please, ingatan po natin ang ating mga anak. Wala na po tayong ibang kailangan patawagin, kundi maniwala na lang tayo sa Diyos na buhay. Kasi totoo lang po, ang tanging makakapagpagaling sa ating lahat ay ang tanging Diyos lamang. So, sa mga manonood po nito, to winner na winner talaga tayo. Ayan ha. Kay Mr. Lorenzo Barriete, thank you po sa ating pag-shoutout sa ating pinakasikat na vlogger ngayon na nakasama po natin dito. Winner na winner tayo. Winner na winner ang El Salde Broadcasting. Ayan. Sana, Sir Winner, dalhin mo rin dito yung mga binablog mo. Pakainin mo rin ako ng napakarami. It's a challenge ko sa sarili ko na makasama kita kumain. Ayan po. So, yun nga po. Balik po tayo sa tinatalakay po natin. Ang kailangan po talaga natin ngayon is yung pusong dalisay na pagmamahal. Pusong pagmamahal na magbibigay ng kagalingan sa atin. Kasi hindi natin alam, may mga doktor na tayo, may mga nurse na tayo, may mga frontliner na tayo, pero hindi pa rin po yung sapat. Kulang pa rin po talaga yun. So, I wanna sing this song for everybody. Na sana po, sa pamamagitan po ng awit na ito, ay marinig po ninyo kung ano po yung gusto ko mong sabihin o gusto ko pong i-recognize sa lahat. So, yung mga binabalita ko po o mga tinatangkilik po o ginagawa ko po sa programang ito ay hindi lamang po ako para magpatawa o hindi lamang po para ako ay magkwento ng kung ano-ano, kundi gusto ko pong maramdaman ninyo kung ano po ba ang mensahe ng programang ito. Hindi lang po ito kwelahan, hindi lang po ito kwentuhan, kundi gusto ko rin pong i-message sa lahat ng mga manonood kung gaano po namin kayo pinangangalagaan upang kayo po mismo ng mga nasa tahanan, mga magulang, mga tatay, mga nanay, mga lola, mga lolo, mga kabataan, ay mapangalagaan po natin. Ganyan po namin kayo kamahal dito sa programa ito. Kaya sana po sa programang ito, sa kapag inawit ko po itong awit na to, ay makarelate po kayong lahat. So I wanna sing this song for you guys na sana po maramdaman po ninyo yung puso. Yung pusong nagmamahal. Yung puso na kung saan ito ang sentro natin. Pamamagitan ng awit na to, maramdaman natin na ang Diyos ay buhay,
ang Diyos ay dakila, ang Diyos ang tanging magagamot, ang Diyos ang tanging magbibigay ng kagalingan sa ating lahat. So, please, music para po sa inyong lahat. Pusong dalisay ang aking nati, dalikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nati, dalikain mo Diyos para sa akin. Ang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitipok na ika'y parangalan, halong ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Ang aking dati, nalikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking dati, nalikain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitipok na ika'y parangalan, ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitipok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Napakagandang awitin po. Ayan. Napakaganda pong awitin. Pusong dalisay. So, tanging nais lang po natin ay magkaroon po tayo ng pusong dalisay. So, hindi natin alam ang oras natin. Bawat minuto, mahalaga. Bawat segundo, mahalaga. Mga mahal natin sa buhay, dapat pinangangalagaan natin yan. Dapat pinamahal natin. Kasi hindi naman natin alam kung nang kailan natin sila makakasama. Lalo sa mga kabataan, yung mga magulang natin, na akala natin malakas sila, pero deep inside may mga pinagdadaanan din sila na hindi rin alam, na hindi nagsasabi sa atin kasi ayaw nila tayong magkaroon ng problema. Kaya sa mga kabataan na nanonood po dyan, bilang isang kuya ninyo dito sa programang ito, sana buksan natin ang isip natin. Buksan natin ang puso natin na kung saan mahalin natin yung mga magulang. Yung mga magulang naman na mga nanonood dyan, mahalin natin ang ating mga anak. Dahil tanging ito lamang ang kailangan natin ngayon, pagmamahalan, pagbibigayan, at pagkakaroon ng pusong dalisay. Sa programa pong ito, ay hindi lamang po tayo gumagawa ng isang programa para lang magpakita ng kung ano man, kundi nandito po kami na nagbibigay programa sa inyo upang maramdaman po ninyo ang puso ng mga nagbo-broadcast po sa harapan na ito.
Sa bawat oras po o minuto na binibigay po ng mga broadcaster, saan man sulok ng bansa, isinusugal po namin ang buhay namin, makapaghatid lamang ng tunay na balita po sa inyo. Tunay na mensahe na kung saan mga aral, dahil mahal po, ganyan po namin kayo kamahal. Kaya sa mga dito, kaila Tita Mel, na nag-broadcast po sa inyo, kaila Boss Jerry, sa lahat po ng mga broadcaster dito, na tumuupo po dito, napakahirap po ng trabaho ito. Ngunit dahil mahal po namin kayo, dahil may puso kami dalisay na handang magbigay ng tunay na paglilingkod sa inyo, narito po kami upang mahalin kayo at magatid ng tunay na mga balita. Kaya palakpakan po natin ang mga tunay na broadcaster ng Elizalde Broadcasting. Ayan. Winner na winner ang mga nagbo-broadcast po dito. Dahil ganyan po namin kayo binibigyan ng pagmamahal. Oras, minuto, mahalaga po sa amin. 24 hours dapat binabantayan po natin ang ating mga pinanonood. Bigyan nyo po ng time ito. Ang Elizalde Broadcasting po ay 24 hours. Lagi po kaming updating sa mga balita dahil 24 oras po kami maghahatid ng balita sa inyo dahil ganyan po namin kayo kama. Kaya sa lahat po ng mga manonood natin ngayon na nanonood po dito sa ating programa, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo, lalo na po kay Ma'am Elizalde, kay Ma'am Mel na kung saan ginamit upang ako ay magkaroon ng programa katulad nito at nakakapaghatid po sa inyong lahat, lalo na sa mga kabataan. Kaya kayong mga kabataan na nanonood dyan, lagi niyong tangkilikin ito. So, ayan. At sa pa po, bigyan naman po natin ng napakagandang palakpak ang ating Miss Supranational na si Dindi Pajares na kung saan pumasok siya hanggang top 12 ng Supranational. Kaya palakpakan naman po natin yan. Diba? Ginagawa lahat ng ating mga pambato ang kanilang magagawa upang mabigay ng karangalan sa bansang Pilipinas. Kaya dapat ang lahat ng mga nagbibigay ng karangalan natin, binibigyan niya ng napakalakas na palakpak. So bago po tayo magtapos sa programang ito, nais ko po muling sabihin sa inyo na huwag po natin kakalimutan ang ating YouTube channel, Elizalde Broadcasting, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Dahil pag subscribe niyo po ito, ilagay po natin para lahat po ng notification po ay mapapanood po ninyo lahat ng programang napapanood. Na hindi niyo po napanood, mapapanood niyo po doon. At wag din po niyo kakalimutan na i-like ang ating page. At magkakaroon na rin po tayo ng website. Sabi nga po ni Tita Mel, sa programa ng Kadiskarte ay magkakaroon na po tayo bukas po ang website ng Elizalde. Dahil magkakaroon na po at ang Elizalde Broadcasting po ay may sarili pong foundation. So sa lahat po ng ating mga manonood na may mga pusong dalisay dyan, pwede po kayong tumulong o magbigay sa ating foundation sa Elizalde Broadcasting. Nandyan po ang aming GCash at bank account na maaaring pwede nyo po itong i-deposit o i-send lamang. Dahil kayo po ay alam po namin na may mga puso kayong dalisay katulad po namin upang makatulong po tayo sa mga taong kapuspalad na nangangailangan ng tulong. Ganyan po namin ginagawa ang programang ito. So muli po, kami po ay nagpapasalamat at syempre bago po tayo pasalamat, shout out kay Lorenzo Villete and kay Tita Nida. Yan, Salvato sa nanonood po sa atin. Sa inyong family, mahal na mahal ko po kayo. Salamat po sa pagsuporta. I-share niyo po ang live na ito. At sa lahat po ng mga nanonood sa kanikanilang tahanan, maraming salamat po. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa aking mga mami, kay Mami Alice at kay Daddy Lalito Sanggahin. Syempre, ang best duo po, ayan, one time po, magiging guest po natin ang kasama ko po sa best duo na si Mr. J.M. Mendoza. Ayan. Kakasama po natin yan. At syempre, marami pa tayong magiging guest dito. At abangan nyo po ang nalalapit po na anniversary ha, ng Elizalde Broadcasting. Ayan. Malapit na yan. Abangan nyo po ang mga pasabog na aming pong gagawin. Ayan. At syempre, ang ating mga DJ, magagwapuhan na yan. Ayan. At kaming lahat dito ay talaga namang ginagawa ninyong best namin para maibigay po namin sa inyo ang tunay na serbisyo na ibinigay din po sa amin. Kung paano po kami pinagkatiwalaan na magkaroon ng programa dito, ganun din po namin tinatrabaho ang trabaho ito dahil mahal po namin kayo. Ayan, muli po, ito po ang inyong lingkod na nagsasabi sa programang ito, dito sa programang ito, sa Kwelahan, Kwentuhan, Kabataan,
Wala po itong katulad ang nag-iisang programa ninyo na makakasama nyo every Monday hanggang Biyernes po. Ang programang Kwelahan, Kwentuhan, Kabataan na hatid po sa inyo ng Kuya ng Bayan, si Kuya Sander. Maraming salamat po at paalam na po sa inyo lahat. Magkita-kita po tayo bukas, 3:30 ng hapon. Thank you po.